Isang mapagpalang linggo na umaga sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid ng Good Neighbor Christian Fellowship at maging sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kaklase sa iba't ibang bahagi ng daigdig at dito sa Pilipinas. Patuloy tayong kumikilala sa kagandahang loob ng ating Diyos sa pagbibigay sa atin ng patuloy na pagkakataon na makapanambahan at tuwing linggo sa ganap na 10 ng umaga. And today is the third Sunday of January 2022. And again, salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa at pakikilahok at pagdalo sa ating pananambahan. Tayo po ay saglit na maglaan ng sandali ng panalangin. Tayo po ay magyuko ng ating mga ulo at sama-sama po tayong dumalangin. Dear Heavenly Father, once again, as we come before the throne of your grace, in the name of our Savior and Lord Jesus Christ, we thank you and we praise you, we honor you as we come to worship our God in spirit and in truth. At sa umagang ito, aming Diyos, muli po kaming napapahabag sa iyo na patawarin kami sa aming mga nagawang kasalanan, mga bagay na aming sinabi, inisip, o ikinilos na nagdulot sa iyo ng kalungkutan. At alam namin, Panginoon, na if there's something you desire in your children, it is obedience. At kung kami nagkukulang, Lord, we pray that may you forgive us. Sa umagang ito, aming Diyos, we will continue to listen to the message from your words to be shared by Pastor Ibo. Another parable of Christ na dito ay nakakakuha kami ng insight o ng pananaw sa amin pong buhay sa kasalukuyan sa liwanag ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, aming Diyos, na patuloy na magkaroon ng mapagpakumbabang loob na handang makinig at mag-aral at tumupad ng iyong mga salita. Lord, this morning we also would like to pray with thanksgiving sa lahat ng aming mga kapatiran, kamag-anak o kaibigan na nagdiwang ng kanilang kaarawan, maaring ng kanilang birthdays o wedding anniversaries. And we thank you, Lord, for them that you continue to shower them with your grace and mercy. Nawa, masumpungan mo silang nagpapasalamat sa iyo. We also would like to lift up to you, Lord, ang aming pong mga kapatiran at mga kamag-anak na may mga karamdaman o hindi ko man po maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Yet, Lord, we know that you know them by their names and you know exactly yung kanilang medical situation or condition. We ask, Lord, for your mercy and compassion na abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mga mapagpagaling ng mga kamay at iparanas sa kanila ang kaginawahan ng kanilang pangangatawan, ang improvement sa kanilang kalusugan. Yung pong mga gamot na kanilang iniinom, Lord, pagpalain mo. Gawin mo pong instrumento ng iyong pagpapagaling. Maging sa iyong mga anak na may mga naranasang kagipitan sa kabuhayan, Lord, naniniwala po kami na ang iyong biyaya ay sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa umaga ito, aming Diyos,
Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tulad po ng aking bahagi ng ating dalangin, nariyan po sa screen yung mga may ipinagdiwang. At no, they are just a cell phone away. Pwede niyo silang i-message, pwede niyo silang tawagan, and congratulate them and wish them all the best from God on the occasion of their special day, today and the past days. Tayo rin po ay patuloy na nag-aanyaya sa atin pong lingguhang gawain online. Andyan po sa screen ang araw, ang oras, at yung mga gawain. I would like to particularly invite ang ating mga professionals. Lahat po ng mga professional na membro ng ating iglesia, please do attend yung pong twice a month Bible study ninyo tuwing Biyernes alas, tuwing Lunes, bukas meron po kayong Bible study sa pangungunan ni Pastor Ibo. Ito po naman ay isang oras. May bahagi po ng pag-aaral ng salita ng Diyos at meron ding bahagi para sa panalanginan. And I believe in my heart na if you attend to this Bible study, it will surely benefit you, yung inyong growth spiritually at yung inyong pagtatag ng pananampalataya. Also, mabigyan kayo ng aralin ni Pastor Ibo tungkol sa mahalagang bahagi ninyo sa buhay ng ating iglesia bilang mga second generation leaders of our church. So, I wish that you professionals who are with us today, you join this Bible study tomorrow and every other Monday of the month at 8 o'clock. Ganun din yung ating Sunday school. Ipapasalamat tayo kay Teacher Puring, kay Teacher Blenny, and Teacher Romeo. They continue to conduct this online Sunday school sa paraang kinagigiliwan ng mga bata. Sabi ko nga po sa inyo ng nakaraang linggo, this pandemic should not stop us from reaching out sa ating mga maliliit na mga anak. So you parents out there, mga grandparents, make sure that you let your grandchildren or your children to attend our online Sunday school at 9 o'clock. Kanina, nagkaroon sila ng kanilang Sunday school. Also, we would like to express our thanks sa ating pong mga soloista. This Sunday, we will be listening again to Pastor Benji de Guzman. Napunin niyo si Pastor Benji de Guzman. He is residing in Suzon, California, in the United States. Yet, we are thankful that he collaborated with us sa ministry ng ating iglesia sa ating online. Ganun din sa dati naming estudyante, kaklase ni Kuya Mandy, ni Boss Mandy, si Rita Abante. Most, siya po ay nakatira sa Florida, yet very much willing na maging bahagi ng ating pananambahan sa pamamagitan ng kanilang mga awitin. At nawa ay patuloy din tayong nabibiyaan sa mensahe ng kanilang mga kanta. Patuloy tayo sa ating pagtatakay, sa ating series na Insights from the Parables of Christ. Ito po ay isang paraan na napag-aralan natin ang araling ibinibigay ng mga parabola o talinghaga na si Jesus Christ mismo ang nagkwento. Ang parable, meron po itong moral
and spiritual lessons that we can learn and we can apply in our lives. Kaugnay nito, mayroon pong tagubilin sa atin ang banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 28 verse 1. Hayaan po ninyong aking basahin sa New International Version ng Bible. As we learn from the Word of God, as we learn from the lessons that is being shared by Pastor Ibo, especially in our series of parables, ito po ang tagubilin sa atin. This is yung admonition and blessing, no, para sa atin concerned. At ito ay aking babasahin po sa Deuteronomy chapter 28 verse 1. Ang sabi po dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Napakaganda pong tagubilin ito. Hindi po sinabing if you obey, if you follow. Meron pong modifier na sinabi po dito. Ang sabi, fully obey, wholehearted, 100% obedience, carefully follow. You not just follow, but you follow with care. Maingat na pagsunod sa kautusan ng God. Ano ang blessing? He will lift us up high above all nations. Ang ibig mong sabihin nun, nasa atin ang biyaya ng Diyos. Lalo na po sa kapanahonan natin ngayon na marami nagsasabing mapanganib because of the presence of this virus na nagbibigay ng pangamba sa atin, nagbibigay ng karamdaman sa atin, kumikitin ng buhay ng ilan natin mga kababayan. If we want to enjoy the blessings of God, dalawa po yun. Fully obey, carefully follow the commands of God. As we listen to the messages of Pastor Ibo, hindi lamang po kailangang maunawaan natin, kundi magkaroon po tayo ng sincere desire na ito'y ating isabuhay, ito'y ating gawin, ito'y ating tupdin para po sa Diyos, para po sa biyayang nakalaan sa ating lahat. Kaya po ang aking isang dinadalangin, maging sa aming sambahayan, bigyan Panginoon, bigyan mo kami ng pusong masunurin. And it is my prayer for all of you that God will give us an obedient heart. This is the key to our blessings from God. Hindi po token obedience. Hindi po minimal obedience. 100% wholehearted obedience to the commands of God. Nawa ay maranasan natin ito sa ating mga buhay. Maunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa ating Diyos. Lalo na po sa paraan ng ating paglilingkod sa Kanya. So sa inyo lahat, as I thank you, as I acknowledge your participation sa ating pananambahan, ang aking dalangin, maging kapakinabangan ang bawat sandali na ating inuukol sa ating sama-samang pananambahan in the comfort of your homes para sa ating Diyos. Amen at Amen.